Kung minamahal, peace and happiness be with you, for life. Pag-usapan natin yung plano sa iyo ng BIR sa 2022. Ang plano ng BIR hindi naman sikreto. Yan po ay nakapublish sa kanilang website at narito lang po ang inyong tax specialista para po i-explain sa inyo ano yung benefits at ano yung harmfulness na maidudulot ng mga plano ng BIR. Actually, ang mga BIR officials kasi nakatutok yan sa ikabubuti ng mas marami. National scope. Ako naman po, nakatutok ako sa ikabubuti ng individual o ng pamilya. Micro ang scope ko. So, mapapansin nyo, hindi ko naman kliyente ang national. Ang kliyente ko ay yung mga individual at saka corporation. Siya nga pala, iniimbitahan ko kayo na magkakaroon ako ng lecture about financial statement source of BIR assessment. At saka gusto ko sana makausap ang mga taga-COA dahil yung report po ninyo na dumarating sa akin ay ginagamit po ng BIR officials para ho maiharas. Ayan ho yung salita eh. Maharas po yung mga government accountants at may mga assessment pong ini-issue na in compliance naman po yung kanilang financial statement sa National Government Accounting System. Pasensyahan na ho ninyo kasi yung boses ko ngayon ay hindi ho maganda at medyo garalgal kasi nga masakit nga lalamunan ko. Sa dami ho ng meeting natin, sa dami ng dinakadaldalan ko, mga naghahanap ho ng solusyon sa kanilang tax problem. So, kung alam mo yung plano ng BIR, kaya mo siyang harapin. Yan ang sinasabi ko eh. Kung alam mo ang plano ng BIR, kaya mo yung harapin. So, pag-aralan natin, ano ba sir yung plano ng BIR for 2022? So, ito po ay naka-mapa na. Naka-tax mapping. Ayun. Yan yung magandang salita eh. Yan po ay sulat na sa Revenue Memorandum Circular 10-2022. Ang subject, priority programs sa 2022 and projects. Okay. So, ito po ay instruction ng mabuting commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Okay, kung gusto ho ninyong ipagpatuloy yung pag-aaral ho ninyo, paki-scan lang po ito, QR code, at meron ho tayong more than 450 lectures sa YouTube. Pwede po ninyong puntahan ho yan. Ito po yung priority ng BIR, nasa Annex A. Okay, ang unang-una, kung mapapansin nyo sa priority, mag-ingat kayo. Ang dami ko hong nababalitaan na nakakasuhan ng tax evasion, lalo na dyan sa Baybandang Norte, Central Luzon. Mag-iingat ho kayo mga taxpayer dyan. Merong matulis dyan revenue officer na walang ginawa kung hindi magkaso. Kasi ho, hindi ko lang alam kung hinahabol niya makakolekta ng tamang buwis o hinahabol niya na makapagbayad siya ng amortization ng kanyang bahay at saka ng kanyang lupa at vehicle na binili. Sana naman, wag hong personal ang dating. So, turuan ko ho. So, kung ang top priority ho kasi ng BIR is run after tax evader. Ayun. So, ang gusto ho nila, mga ka-taxpayer kong mahal, is intensyon na makakolekta ng buwis. Ayon ho dito sa kanilang pinakikita, ang instruction po ay criminal. Ayon. Criminal. Ipursu yung criminal para matakot yung public. Mapromote. Yan eh. Ganon yung utak eh. Kasuhan natin si taxpayer na nasa ganitong lugar para
magkaroon ng media coverage. Ma-Facebook siya, ma-YouTube siya. And then, malaman ng public. Para yung mga public, mga taxpayer, ay matakot. So, ginagamit po yung isang taxpayer na tax evader, alleged tax evader, para yung mga ibang taxpayer ay magbayad ng tama. Magandang strategy. Magandang strategy. At ang ang in charge na opisina ho dyan ay yung Enforcement Advocacy Service. Ayon. Hindi ko naisulat. Ayan. Advocacy, Enforcement and Advocacy Service. Ayon. Susunod ho, number 2. Top priority yan, sir. Number 2 priority, Oplan Kandado. Ayon. So, para sa mga may gusto na matuto ng paano humawak ng run after tax evader at saka Oplan Kandado, mag-comment lang ho kayo sa aking YouTube channel o saka dito sa Facebook channel, Facebook account ho natin. At gagawa ho tayo ng very comprehensive workshops. Workshop pinakamaganda eh, para alam ninyo paano gagawin. Tungkol ho sa run after tax evader at saka sa Oplan Kandado. Yan. So, again, ang objective ho ng Oplan Kandado, mame, enhance voluntary para ho i-close. Gandang. Ang ganda. Ang gusto nila is true closure ng business. Okay. Pagkakaiba niya man dito, gusto niya kasuha, magkaroon, makulong yung taxpayer. Okay, magkaibang purpose. Kaya magkaiba rin yung sinasabi dito. Tapos, ito po, nako, andi dito pa rin pala ito. Broadening tax base. Yun. So, paano gagawin yung broadening tax base? Ang liwanag ho, mababasa din ho natin dito, meron hong gagawing tax mapping. Dalawa ho, tax mapping, ito ho yun, at saka third party information. Ito ho yung VAT summary list at saka yung SAUTI and MAP. Ayan. Mag-ingat ho kayo dyan. Pero may technique ho dyan. Turuan ko ho kayo para hindi ho kayo mabiktima ng third party information. Marami na po tayong natulungan na mga taxpayer, million-million ho yung ating na-save na taxes because alam ho nila paano hawakan ang third-party information at saka ang tax compliance verification drive or otherwise known as tax mapping. O, tatlo na ho yan. Huwag niyong kakalimutan, ang unang gusto ng BIR, ang plano para sa iyo, ikaw na taxpayer na kausap ko ngayon, is run after tax evader, number 2, Oplan Kandado, and number 3 is tax mapping. Ayun, yan yung tax mapping yung pumupunta. So, gagawa nga tayo ng lecture niyan. Andi dito si Tata Almosa ng taga Leyte. Magandang araw sa iyo, Tata. At ngayong mga taga Leyte, hanapin nyo si Tata pag nakailangan nyo ng serbisyo pagtungkol sa taxation. So, ang susunod ho nating ipakikita sa inyo, number 4 sa listahan ng BIR is letter of authority. Ayun, meron palang letter of authority. Yes, intensive audit investigation. So, sa intensive audit investigation, anong gagawin? Ayun. Ayan. So, may mga kaibigan ho kasi ko sa local government. Magandang araw po dyan sa Department of Interior and Local Government. Okay? Sinasabi ko sa inyo sa mga DILG, willing po, huwag nyo hong bayaran si Mr. Maestro, ang inyong tax specialista, tuturuan ko kayo on how to handle letter of authority. Yung mga kaibigan natin, accountant dyan sa Makati Local, Makati, Manila Local Government Unit, sinasabi ko sa inyo, sandali lang. Tuturuan ko ho kayo paano
paano ho ang paghawak ng LOA ng BIR. Para sa hindi ho nakakaalam, ang ginagawa ho kasi ng BIR sa pag-audit ng mga government corporation, government-owned and controlled corporation, mga LGUs, mga department katulad ho ng DILG, ng Bureau of Fire Protection, ayan, PNP, audit ng BIR yung ano nila niyan, yung kanilang financial statement na gawa ng COA. Dinadownload lang ho kasi ng BIR yung mga financial statement na yan. At per financial statement, issue na kagad ng LOA. Mga accountants ng government other than local other than BIR at other than Department of Finance, willing po ako na turuan ko kayo through internet lang po. Ah, so yung mga taxpayer po na expect na, sabi rito, na number 4, ha, top 4 ang pinag-uusapan natin, top 4 magkakaroon ho ng audit investigation sa inyo. So, ang tax compliance ho nila is yung withholding tax on compensation. Ayan, local government. Priority kayo, mga local government. Tsaka one-time transaction, ibig sabihin niya yung mga estate tax. Yan, yung capital gains tax. Sinasabi ko ngayon, meron po tayong estate tax amnesty. At naghahanap po ako ng mga lupain para i-develop sa napakalaking business na naiisip ko ho at kayo po ay makikinabang. Basta't maganda ho yung location nyo, maganda ho yung business. Okay? So, kontakin nyo lang ho ako. Andiyan naman yung number ko. Ito, number ko. Nagpa-flash. So, yan po yung apat na directly will affect. O, sabi sa akin ni Siging Jokadis, magaling na accountant to, minom daw ako ng ginger turmeric brew with honey para yung ma-relieve yung throat ko. Gagawin ko yung ging kasi kaya lang may problema din ako sa tiyan ko at ako ay hyperacidic. Bibili ako mamaya. Matagal na tong lalamunan ko eh. Salamat, ging. So, itong apat na to is gagawin ko natin ngayong February. Bago mahuli ang lahat, magagawa ho tayo ng lecture. These are the top 4, okay, top priority ng BIR. Top 4 priority. Priority programs ng BIR. At lahat ho ito, mga bossing ko, involve ang taxpayer. Ang ibig ko lang sabihin is ang attack nito ay diretso sa taxpayer. Of course, naintindihan naman natin ng BIR, national interest yung kanilang pinupurso. The BIR as an organization, ang problem lang is yung mga agents niya, bulsa, ang kanyang bulsa nila yung kanilang priority. At saka sana naman mga BIR, yung uupong susunod na commissioner ng BIR o mga top officials ng BIR, yung susunod na uupo, pinopopros ko po sana yung mga BIR officials na kinasuhan o nireklamo, sana ilagay nyo rin sa website ho ninyo para makapag-ingat po kami, yung mga taxpayer, sa mga BIR officials na ito na nakasuhan or nagkaroon ng complaint. Complaint pa lang, ilagay nyo na kagad sa website nyo, specific na page sa website nyo para makaano naman po. At saka yung mga mapaalam naman ho sa amin na dapat na kaming mag-ingat sa mga taong to. Kasi may moral torpitude na kagad ho yan eh. Kung paratangan ka lang na magdanakaw eh, may moral torpitude na kagad yun eh. Alam niyo ho ba sa Australia, hindi ko Australia, somewhere, kalimutan ko yung bansa, pag ikaw ay nag-a-apply ka ng citizenship at ikaw ay nahuli sa traffic violation, moral torpitude na kagad yun, yung traffic violation. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa batas. So, kung ikaw ay naparatangan naman ng katarantaduhan, may karapatan ng mga Pilipino, lalo na yung mga taxpayer, na malaman kung sino yung mga revenue officers na yan. Lalo-lalo na yung nakasuhan. Wala ho kami kaalam-alam right now, yung sa mga nahuling revenue officers, kung ano na nangyari.
Natanggal ba sila? Nakulong ba sila? Na-assign ba sila? Na-promote ba sila? May mga nagpapa ano po eh, may mga nagpapa rating sa atin ang idea nila. Sa budget sana daw ng Pilipinas eh maglaan na tayo ng 100 billion pesos para sa graft and corruption. So kung gusto sino man government official ang gustong mag-corrupt, ito na lang ho kumuha sa isang allotted na 100 billion for graft and corruption. So alam na natin kung sino yung gusto ng graft and corruption. Kaysa patago, wag na. I-encourage na natin ang graft and corruption at lagay na natin sa ating batas na itong 100 billion na to ay for graft and corruption. Sino man ang may gusto, edi kumuha. Pero bawal silang kumuha dun sa mga disbursement natin na meron na talagang pagpupuntahan. Ayan, yan ho yung proposal. Kung may nakikinig na congressman, senador, at yung susunod na presidente, ganun ho yung mangyayari, eh maganda ho yun. Maganda ho yun. At sana ho, ito po, nakoy, nahihilig sa pagbibisikleta. Sa ikauunlad ng pamilya, gumamit ng bisikleta. So, gawa ho tayo ng malaking organisasyon ng bisikleta para ho yung nagbibisikleta. May sariling daanan. Ang pinopropose ko, yung PNR, yung gilid nun, gawin nating daanan ng bisikleta o daanan ng motor. Kung walang pondo ang gobyerno, chip in tayo. Yung labor natin, gawin nating paghandahin natin yung dadaanan natin para wala tayong masasalubong na malalaking truck. So with that mga taxpayer ko, tandaan ninyo ang apat na priorities ng BIR, run after tax evader, ikaw yon. Number 2, offline kandado, sasarado yung business mo, ikaw yon. Number 3, combination ng tax mapping at third party information, ikaw yon. At ang huli, kung gusto ho ninyong maging expert sa letter of authority, assessment, at saka collection of taxes, aba, available na ho yung BIR Assessment and Collection Manual, 322 pages. Binigay ko na ho yung QR code kung saan ko kayo pwedeng mag-download. With that mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Teka muna. Huwag ho ninyong kalimutan yung seminar ng anak kong si Emilio na makikita nyo sa aking sa ka-taxpayer Facebook. Thank you and peace and happiness again. Be with you for life. See you later!